Kapatid, naranasan mo ba yung malaking tuwa dahil nakumplete mo ang isang proyekto? Halimbawa, mag-asawa, nangungupahan, pangarap nila magkaroon ng sariling lupa at bahay, nag-ipon, nagsikap, nagpagawa, at natapos, at lilipat na sila. Tuwang-tuwa sila dahil nakumpleto yung kanilang pangarap. Itong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang Holy Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ano ang kahulugan ito? Ibig sabihin, natapos na ang earthly mission ni Mama Mary, kaya't mayroong malaking tuwa sa langit dahil nagampanan niya ang kanyang mission. Sa katunayan, ihanda siya ni Lord. Sa tiyan pa lang ng kanyang ina, si Santa Ana, binigay siya ng grasya na ipaglihing walang sala. At marami siyang hinarap na pagsubok. Sabi nga yung seven sorrows of Mary, pero lahat yan hinarap niya. At ang pinakamabigat yung nakatayo siya doon sa harapan ng krus habang unti-unting namamatay ang kanyang anak na si Jesus. Pero ang lahat ng iyan, tinignan niya sa liwanag ng pananampalataya. Nagtiwala siya sa Diyos. At alam niya na hindi masasayang ang paghihirta ito ng kanyang anak. At nung dumating niya ang panahon na natapos ang kanyang misyon, siya inakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ito na isang malaking biyaya. Sa katunayan, sa lumang tipan, nariyan si Enoch at si Propeta Elias na hindi rin naagnas yung kanilang katawan. Sila'y iniyakit sa langit din. Dahil sila'y matuwid. Sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. At alam natin si Mama Mary, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos. Kaya nga sabi niya, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. At sa Ebanghelyo ngayon, ang laking tuwa ang nangyari kay Elizabeth, ang dumalo si Maria, nagkatalon sa tuwa ang sanggol sa kanyang tiyan. Kaya't ang pagdalo niya ay ito nagbibigay ng galak sa kanyang pinsang Elizabeth. Sana galito rin tayo, nagdadala ng tuwa sa taong nakakausap natin katulad ni Mama Mary. Nawa, tularan natin yung kanyang pananampalataya, pagmamahal at pag-asa. Mama Mary loves you.